dito namin ilalagay yung piglets ng within 5 days. So ito yung crib nila. Busog na sila. Sa maikasan, tinanggalan na sila ng ngipin para hindi masaktan yung nanay. Good afternoon mga ka-Farmville. It's been a while na wala kaming videos dahil medyo na-busy kami. So this afternoon, ang i-flex namin ay kung paano mag-alaga ng bagong panganak na biik. So we have here sa aming pigpen ang isang inahin na nanganak noong isang araw. Kaya tara, enda tayo sa pigpen. Tara, assemble natin to. Mga ka-Farmville, may bagong panganak kami na baboy. So ito ang aming hinanda para sa mga crib ng mga biik. Kaya ito ay ginawa sa regional training center ng TESDA. Ito ang ay part ng kanilang income generating project. So pinrovide ko po yung mga supplies materials at magbabayad ako ng konting ano doon to cover the expenses sa kuryente. So ito yung design ng crib ng bano. Bagong panganak na dito. Dito, kung napapansin nyo, this one. Ito yung nabibili sa department store. So, dalawang ano yan. Maulan ngayon dito sa farm kaya. So, this one. Naka-hinge. Design ito ng instructor ng TESDA, Mr. Edgar Conde. Kaya yan, ito fold lang siya. Then pag i-assemble mo, just open. And then, here. Yan, isi-shoot lang. I-focus mo dito siya. Yan, isi-shoot lang. Teka. Nang within 5 days pagkapanganak para sila ay hindi dadaganan ng nanay. So, dali natin dun. So, ito yung bagong panganak na aming mga biik. Bali, ilang days na sila? Second day. Second day nila, pinanganak sila nung February 17. Bukasan, tinanggalan na sila ng ngipin para hindi masaktan yung nanay sa dede. So, sampu po sila. There are 10 of them. Isang inahin namin, 35 days na sila ngayon. So by after 10 days, mas sila'y mawawalay na. Mas maraming lumalabas na gatas pala pag natatayo ang nanay eh. Ito pinanganak noong January 11. Okay, dahil maulan at malamig ang panahon, namin ng sapit. Dito, we make use of the used sack ng kids. Tasakpan natin mga gilid-gilid. Para hindi sila lamigin. Dahil malamig ang kuwan ang panahon. So ito yung crib nila. Katapos nilang mag-dede, sila ay inilipat dito for 1 hour, and then after an hour balik ulit sila para mag-milk. Ngayon ang pag-aalaga namin ng
bagong panganak na biit. After 3 days ng pagkapanganak nila, sila ay tuturukan ng jetran. At saka yung nanay ay tuturukan din ng antibiotic and vitamins. So yun, and then after 35 days, sila ay pagkakainin na ng booster for 10 days. And then for the next 10 days, on the 45th day, sila ay iwawalay na at umpisa na namin silang pakainin ng starter. So, ililipat na namin sila doon sa isang pig pen na malaki. Ayan, tapos na sila mag-milk. Kita mo, oh, natutulog na sila. Time to transfer them dito sa kanilang crib. Para hindi sila dadaganan ng kanilang nanay. Okay, the smallest one. Dito kayo sa inyong crib. Busog na sila. Kumain na. Okay. Handle with care. Baka sila ay mabalian. Banding muna dito sa kanilang crib. Okay. Ayan mga ka-Farmville, ganito namin inaalagaan ang aming mga bagong panganak na binit. Hopefully, lahat sila ay mabubuhay hanggang sila ay paglaki nila. Ayan. So, thank you for watching. Please like and share my vlog. And don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo sa mga aming susunod na vlog. Salamat!